Okay, mga kamotor. Sa mga nagtatanong, sabi nila, paano kaya, bro, kung yung motor natin ay napag-abutan doon sa biyahe na nalagutan tayo ng clutch cable, halimbawa itong clutch cable ay nalagot, maiuwi pa kaya, lalo na kung may angkas tayo o bundok-bundok? Okay, maiuwi natin, mga kamotor, nang hindi na natin gagamitin ang kanyang clutch. Okay, ang gagawin mo lang, mga kamotor, halimbawa, habang hindi ka pa nalalagutan ng clutch cable, unang-una, mga kamotor, pag nalagutan ka lang naman ng clutch cable, ay yun lang naman arangkada sa una ang mahirap. Yun talaga ang gaganargar siya. Kaya bibigay ko sa iyo ang technique para naman ay maiuwi mo o maiabot mo sa may shop o sa mga bilihan ng parts ng cable na sa clutch para naman hindi na kayo magtulak pa. Kasi alam naman natin, napakahirap magtulak kasi napakabigat naman ng motor na ito, lalo na kung may sidecar pa. Okay, mga kamotor, habang hindi pa kayo nalalagutan, mga kamotor, testingin ninyo, halimbawa, kahit hindi na kayo gumamit ng clutch, pag mag-increase kayo ng speed o magbaba ng speed, basta tandaan ninyo, kamotor, yung kanyang revolution per minute ay hindi bababa sa may 4. Basta nandyan ang mag-change gear ka man pa low gear, mag-change gear pa ka man pa high gear, basta yung revolution per minute mo ay hindi bababa sa 4 at saka sa 3. Papasok at papasok yan, mga kamotor. O halimbawa naman, aarangkada ka sa ayaw mong marugado yung transmission mo. Kung palusong na parte, mga kamotor, ay ilagay mo siya sa second or third gear. O kadyutin mo na lang, mga kamotor. Halimbawa, paahon ka, ipunta mo sa parteng palusong para naman tsaka mo kadyutin. Yun, mga kamotor, ang kakamagmamanyobra yun. Pag tumak mo na yan, mga kamotor, ready ka na mag-clutch, subukin mo, mga kamotor, mag-change gear ka o mag-high gear ka, basta hindi mababa ang iyong RPM na inulit ko, nasa 3 to 4 RPM ka, papasok at papasok yung pagsisip mo ng low gear o high gear ng motor mo. Okay, kung sa parting patag naman, mga kamotor, kumbaga gumagana pang starter o starter motor ng iyong motor, okay, ipatakbuhin mo siya, mga kamotor, o itulak mo ng konti bago ka mag-start para hindi mapwersa yung transmission gear o yung shaft na lalagyan ng sprocket dito para hindi siya mapwersa. Ipaabante mo siya, mga kamotor, ng ipaabante mo siya ang nakapermera. Itulak mo. Pag umabante na siya, iabante mo muna siya bago mo siya i-start. Saka pag napaandar mo siya, saka mo isa isisip ng permera. Ganun lang, mga kamotor, para hindi na tayo magtulak pa. Kasi nasubukan ko na, mga kamotor, na ganun na tumatakbo tayo is subukan mo, mga kamotor, na mag-change gear o mag-high gear nang hindi gumagamit ng clutch. Papasok at papasok, mga kamotor. Basta ang susundin lang natin talaga yung kanyang revolution per minute na hindi bababa sa 3 or 4 for 3,000 to 4,000 revolution per minute. Okay, maiuwi mo 100%, mga kamotor, na hindi ka nagtutulak ng iyong motorcycle o tricycle. Okay, kaya habang hindi ka pa nalagutan, mga kamotor, ng clutch cable, testingin mo, mga kamotor, na halimbawa
magmumotor ka, yun nga, inuulit ko. Subukan mo mag-high gear at mag-low gear nang hindi gumagamit ng clutch. Papasok at papasok yan, mga kamotor. Wala kang maririnig na garalgal. Kasi nga, parang gagamitin mo siyang automatic. Ganun naman sa mga four wheels, kung ano man na sasakyan, wag lang yung mga de-splitter na yung malalaki ay hindi talaga pwede, gagaragal talaga yung mga kamotor. Pero sa mga manual na mga decable na mga truck o mga motor na gaya nito, papasok at papasok, mga kamotor, yung kanyang shifting lever nang hindi mo ginagamitan ng clutch. Okay, mga kamotor, sana po sa vlog natin ito ay makatulong tayo kahit papaano sa mga kaibigan natin na nakakaranas ng trouble o pagkaputol ng kanilang clutch cable. Okay, inuulit ko, mga kamotor, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat, at sana ilayo kayo sa karamdaman, pati na rin po ang iyong pamilya sa anumang kapahamakan. Yun lamang po, at God bless pong muli ang hiling ko sa inyong lahat. Thank you.